This past few weeks nga, dinadala tayo ni Oda sa labas ng Egghead Island. Pinakita nga niya itong naging laban ni Shanks kay Eustace Kid, yung naging laban ni Trafalgar Law kay Blackbeard, at itong nangyayaring laban nila Garp at Kuzan. Kaya naman sa video nga na to, muli nating ibabalik yung scene sa nangyayaring Egghead Island arc, specifically sa grupo nila Luffy. May theory nga tayong ginawa sa kung ano nga ba possibly ang kahihinatnan ng Straw Hat Pirates sa sinasabi ng narrator na gugulat daw sa buong mundo. So umpisahan nga natin itong topic natin kay Basil Hawkins. Alam naman nating lahat kung gaano ka-accurate itong predictions ni Hawkins sa tarot card na hawak niya. Nakita nga natin during Sabaody Archipelago arc na napredict niyang hindi siya mamamatay kasama na ng iba pang supernovas laban kay Admiral Kizaru. Which is nagkatotoo nga. Nakatakas nga silang lahat sa Sabaody Archipelago sa kamay ni Kizaru. During Marineford War naman, napredict niyang hindi mamamatay si Luffy. Since hindi nga daw bumababa ng 0% yung prediction ng pagkamatay nito, which is tumama na naman. At nakita nga nating nakaligtas itong si Luffy sa kamay ni Admiral Akainu. At lastly, itong nangyari sa Wano Arc na napredict niya mismo yung sarili niyang survival rate at lumabas nga na 1% lang, which is tumama na naman dahil nakita nga nating natalo siya kay Killer. At huli nga natin siyang nakita na malubhang sugatan kasama si X-Drake. Pero may isang prediction pa nga itong si Hawkins na ginawa na mukhang fino-foreshadow ngayon ni Oda sa Egghead Island arc. Ang tinutukoy ko nga itong prediction na ginawa niya during chapter 913 kung saan ito nga yung debut ng karakter niya sa Wano. Bali, binasahan nga niya ng tarot cards itong sila Luffy at Zoro. Kung saan ang lumabas nga, 19% lang daw yung chances nila Luffy na mabuhay isang buwan mula ngayon. So ang nakakapagtaka nga sa prediction na to ni Hawkins, yung sinasabi niyang isang buwan mula ngayon. Dahil alam naman nating lahat na during sa raid sa Onigashima, 2 weeks nga lang yung preparations ng mga samurai para sumugod. Nalaman nga natin itong impormasyon na to kay Kinemon. Kaya naman itong sinasabi nga ni Basil Hawkins na 1 month or kung i-extract natin 4 weeks, sakto nga ito ngayon sa araw ng pag-apak nila Luffy sa Egghead Island. So i-explain ko sa inyo kung bakit sa araw na to sasakto yung prediction ni Hawkins na 4 weeks. Gaya nga ng sinabi ko, 2 weeks yung ginawang preparation ng mga samurai at ng Straw Hat Pirates sa pagsugod sa Onigashima. Which is ang naging resulta nga, alam naman nating natalo na sila Big Mom at Kaido. Pagtapos nga ng insidente na to, nagkaroon ng 1 week or 7 days time skip. Meaning 3 weeks na ang nakakalipas simula nung nagpredict itong si Hawkins. Ngayon during nga sa paglalayag ng Straw Hat Pirates bago nila mapuntahan itong Egghead Island, sinabi nga ng narrator na a few days later. Meaning currently 3 weeks plus ilang days na ang nakakalipas simula nung nagpredict itong si Hawkins. At during naman sa chapter 1078 kung saan nag-appear na naman itong narrator, nabanggit nga niya na isang araw na nga lang daw ang natitira bago ang malaking event na magaganap sa Egghead Island. Meaning itong a few days later na to kung saan lumapag ang Straw Hat Pirates sa Egghead Island, pwede nating sabihin 6 days. At kinabukasan na nga ng araw na to yung tinutukoy na magaganap na malaking event na gugulat sa buong mundo. Meaning saktong 1 month. In short, itong prediction ni Hawkins na 1 month prior may mangyayari kila Luffy na 19% lang yung chance nilang mabuhay, ito na nga yung mangyayari ngayon sa Egghead Island. At dahil nga sa pinapakita na yung mga naging kaalyansa ni Luffy sa laban niya kila Kaido at Big Mom mga natalo na, mas tumataas nga ang chance na matatalo rin itong si Luffy. Pero alam ko na ang sasabihin nyo emperor na itong si Luffy. Plus meron pa siyang Gear 5. Kaya napakalabong matalo ni Luffy sa kahit na sino. Yes, may point naman. Pero hindi naman porket isa ka ng emperor hindi ka na pwede pang matalo.
Nakita naman natin yan during Marineford War. Natalo nga itong si Whitebeard. During Wano Arc naman natalo rin itong dalawang emperor na sila Big Mom at Kaido. Kaya naman possible pa rin matalo si Luffy. Though hindi ko sinasabing mamamatay siya guys ha. Dahil yung sitwasyon nga ng Straw Hat Pirates ngayon kung iisipin nyo, sobrang dehado nila. Nakakulong nga sila ngayon sa isang isla na walang labasan. Ang mga kalaban naman nila itong mga Seraphim, si York, yung parating na si Admiral Kizaru kasama na yung 100 barko ng mga Marines, yung parating din na Gorosei which is si Saturn, yung padating din na Blackbeard Pirates, since nakita nga natin sa mga last chapter na papunta na yung barko nila sa Egghead Island. At lastly, itong CP0. Since once na makontrol na nga ni Saturn itong mga Seraphim, paniguradong kakalaban na ulit sila kila Luffy. In short, mapapalibutan na ng napakaraming kalaban itong sila Luffy. At alam naman nating lahat na walang malakas sa marami. Kaya naman ang malaking tanong ngayon, paano makakatakas itong Straw Hat Pirates sa Egghead Island? Gayong wala ngang labasan sa isla na to dahil sa barrier na nakapalibot dito. Bali sa tingin ko nga nagaya sa nangyari sa Sabaody Archipelago Arc, which is walang naging resulta sa naging laban ni Kizaru at ng Straw Hat Pirates. Since nakatakas sila dahil kay Kuma, ganito na naman ang mangyayari. Pero this time nga sa pamamagitan na ng nakita ni Jewelry Bonnie na balloon po sa Nikki Room. Yes guys, ito nga yung room kung saan ginawang tangible ni Kuma yung memories niya. Nakita nga natin in chapter 1074 na nakapasok sa malaking po balloon na to si Bonnie. At in fact, nakita niya pa yung glimpse ng memories ng tatay niya. Bali ang idea nga dito, pwedeng gamitin na naman ni Imsama yung powers na meron siya, which is yung pagbubura ng isang isla sa mapa. Pwede ngang at some point at gamitin ito ni Imsama, ito na rin yung time na papasok itong Straw Hat Pirates sa malaking po balloon na to. Or pwede rin na ibang senaryo. Basta ang point nga, papasok sila sa balloon po na to. Ngayon kung sakali nga at nakapasok na itong Straw Hat Pirates sa po balloon na to para makatakas, sa tingin ko nga na merong dalawang senaryo sa kung kaninong memories ang makikita nila. Una syempre itong memories ni Kuma na nakita din ni Jewelry Bonnie. At ang ikalawa sa tingin ko na memories naman ng ancient robot na nakita naman natin sa mga past chapters. Dahil kung during sa Void Century nga ginawa itong ancient robot na to at na-extract ni Kuma yung memories nito at ginawang po balloon, I'm sure na nakalagay ito sa isa sa mga Nikki Rooms. At malay pa natin, sa memories ng ancient robot na to natin malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari during Void Century. Paano ba inatake ng 20 Kingdoms yung Ancient Kingdom? Or even baka makita pa natin si Joy Boy, diba? Sa part naman ng memories ni Kuma na nakita ni Bonnie, kung dito nga papasok itong Straw Hat Pirates, sa tingin ko nga na ang makukuha naman nating impormasyon yung patungkol sa God Valley Incident. Bakit? Dahil nakita nga natin sa memories ni Kuma yung mga ebidensya sa nangyari sa God Valley Incident. So ano-ano ba to? Una sinasabi ngang 38 years ago nangyari ang God Valley Incident. At ang edad nga ngayon ni Kuma 47 years old. Meaning during God Valley Incident 9 years old pa lang itong si Kuma. At itong nakita nga ni Bonnie na batang Kuma, sobrang nagfi-fit yung 9 years old sa appearance niya. Ang isa pang ang ebidensya, may nakita tayong Celestial Dragon sa memories ni Kuma. At as stated nga, sinasabi ring may Celestial Dragons daw nung naganap ang God Valley Incident. Kaya naman itong timing nga ng pagsugod ni Garp sa Hachinosu, which is kasama siya sa nangyaring God Valley Incident, sa tingin ko na pwedeng ito yung gawing way ni Oda para mapakita sa atin yung flashback na to. So to summarize sa topic natin, yung sinasabi nga ni Basil Hawkins na meron daw mangyayaring masama kila Luffy, which is 19% lang daw yung probability na mabuhay sila in 1 month, ito nga yung magaganap ngayon sa Egghead Island na sinasabing gugulat daw sa buong mundo. At itong malaking event nga na to, paniguradong malalagay sa peligro itong Straw Hat Pirates, pati na rin syempre si Dr. Vegapunk, since ito nga yung pattern dahil sa naging pagkatalo ni Leustas Kid at Trafalgar Law. Maybe buburahin ng world government itong mismong Egghead Island. At ang tanging way nga lang para makatakas ang Straw Hat Pirates sa magaganap na malaking event na to, sa pamamagitan ng pagpasok nila sa malaking
po balloon na to na ginawa ni Kuma. Which is may dalawa nga tayong option. It's either sa memories ni Kuma na nangyari sa God Valley incident or sa memories ng ancient robot na makikita naman ng Straw Hat Pirates ang Void Century. In short, may pagkaparallel pa rin yung nangyari sa Sabo de Archipelago Arc at yung mangyayari ngayon sa Egghead Island Arc. Which is ito nga yung magiging setup para sa paparating na malaking war sa One Piece. Anyway, sana nga ina-enjoy nyo itong topic natin patungkol sa Great Escape na gagawin ng Straw Hat Pirates sa Egghead Island. Kung agree ba kayo o hindi sa idea na to, malaya kayong i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!